Alam mo ba na totoo ang impyerno? Hindi sana ako ng pastor kung hindi po totoo ang impyerno. Dahil po totoo ang impyerno, tinanggap ko po ang calling ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita sa lahat ng mga taong gustong makinig ng kanyang salita. Sabi po ng Mark chapter 9 verse 44, "For the worm dieth not and the fire not quench. May apoy na hindi na mamatay at merong uod na hindi na mamatay doon sa impyerno." Inulit niya pa yan. Sabi niya sa verse 46, "For the worm dieth not and the fire not quench." Verse 48, "For the worm dieth not and the fire not quench." Tatlong beses inulit ng Panginoon doon sa isang chapter dahil po ang impyerno ay totoo na merong apoy at merong uod na hindi na mamatay. Yun po ang kaparusahan ng mga tao ayaw ng salita ng Panginoon. Ngayon, para hindi ka makapunta doon sa impyerno na pupuntahan ng lahat ng taong ayaw sa salita ng Panginoon, ang sabi po ng kanyang salita sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Pananampalataya, dahil po ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Doon sa pagkapako niya doon sa cross, maniwala ka doon sa kanyang ginawa. Ang sabi niya diyan, mga kapatid, dahil sa biyaya, dahil sa iyong pananampalatay, maliligtas ka. Hindi sa iyong sarili, hindi sa iyo kung anumang meron ka ngayon. Bagay, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, mananampalataya ka sa kanya. Hindi religion ang kaligtasan, hindi kayamanan, hindi sa iyong mabuting gawa. Ito'y pananampalataya lamang. Dito sa Romans 10:9, "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that God raised him from the dead, thou shalt be saved." Anong sabi niya? Maniwala ka lang doon sa ginawa ng Panginoon, namatay, nilibing at nabuhay sa pagbayad ng ating mga kasalanan. Ang sabi niya diyan, maliligtas ka. Paniwalaan mo, ipahayag mo sa iyong bibig. Kaya kailangan nga ngayon na buhay ka pa, ipahayag mo sa iyong bibig na nanggaling sa iyong puso. Paniwalaan mo doon sa ginawa ng Panginoon. Anong sabi niya? Maliligtas ka. Yan. So, hindi ka na makapunta doon sa impyerno dahil ligtas ka na. Dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya pa dito sa Revelation 21:4, ito yung napakaganda. Merong impyerno na pupuntahan ng tao. Pero meron ding langit na naghihintay sa atin. Nang sabi niya po dito sa verse 4, "At papahirin ng Diyos ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, paghiyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay." Tingnan niyo po ang ganda. Wala nang iyak, wala nang sakit, wala nang kamatayan, wala na yung problema mo. Bakit? Kasi nga kasama mo na ang Panginoon. Diba? Ang impyerno ay para sa mga taong ayaw ng salita ng Panginoon. Yes, masaya sila dito. Wala, hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Enjoy lang nila yung buhay nila. Pero tayo na naglilingkod sa Kanya, yes, mahirap man ang ginagawa natin. Maraming mga problema dahil sinusunod natin ang Panginoon. Pero sabi niya dito, darating araw doon sa langit, kasama natin ang Diyos, wala nang iyak, wala nang hirap, wala nang sakit, at wala nang kamatayan. Ngayon kapatid, ayaw mo pa ba rin ba maglingkod sa Panginoon? Kung napanood mo ito, inayaan kita na maglingkod ka sa Panginoon. Walang mawawala sa iyo, buhay na walang hanggan ang maghihintay sa iyo doon sa langit kasama natin ang Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.